And for the love of money is the root of all evil, and some by longing for it have wandered away from the faith. Alright, welcome back sa ating channel mga katiyats, para sa ilang minuto na naman na pagtatalakay ng inyong mga treasure markers. At kung nais niyong magpadala nito, pwede niyong ipadala sa aking Facebook ang Umamore at sa aking email ang surigawsan@gmail.com. Bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna. Okay, shoutout kay Mario Store, JR Zafra Vlogs, Amy Imperio, Maria Detta, Roderick Adormio. Shout out din kay Lilibet Balbuena, Julius Sueco, Delberto Umbag, Richard Gomez, Sammy Alma, Nadjar Ukinan. Shout out din kay Maribel Quiro, Abdul Musi Halaide, Esmeraldo Masangkay, Bierne Marabi. At tayo na ngayon guys, magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Salamat. Alright mga katiyats, ito yung sulat sa atin ng ating isang subscribers na novice treasure hunter din. Sabi niya, sir, sana po ito'y inyong mapansin, lagi po ako nanonood ng vlog niyo about treasure. May gusto lang po sana akong ipakita ang mga pictures sa inyo at sana po matulungan niyo. Nakuha po namin yan sa bundok dito, may open tunnel, pero ngayon po natabunan sa paghahanap po namin sa tunnel. Awa po ng Diyos ay nilabasan nila, papasok sa tunnel. Ito po ang abutan namin. Nung sinundan po namin yung kahoy pababa, at sana po mapansin yung maraming salamat. Okay, at ano ba itong mga nakitang signs dito? Ating tingnan mga katiyats. Alright mga katiyats, ito yung padala sa atin na pictures kung saan sabi ng ating kaibigan na nagpadala nito ay nakuha nila ito sa ilalim or underground sa nadiskubre nila na tunnel na tinabunan at hinukay nila muli. At ito'y latang-lata na ng mga hardwood kung saan nasa edad na talaga yan na 80 to 100 years old ang kahoy na yan, at yan ay legit markers for Yamashita treasures. Yan ang nilalagay una sa tunnel bago makita pa yung ibang mga marker under 2 to 4 meters down below. Meron pang mga kasamang marker yan, kaya ito yung magandang treasure marker na ang kahulugan ay magpatuloy pa tayo sa paghukay vertical pababa. Okay, at tingnan natin na iba pang nakuha. Ito yan. Ito yung mga specialized shipwreck kung saan nandito yung replica ng Golden Buddha, ang number 8. Yan ay symbol for the Golden Buddha. Marami dito. Ito, number 8 din ito. Ito, number 8. Mayroong 4 or 5 number 8 nandito pa. At higit sa lahat ay nandito yung puso. Ibig sabihin, nandiyan na talaga. Malapit na. Nandito pa yung isa pang heart. Malapit na tayo sa hinahanap natin na Yamashita treasures. Kaya ibig sabihin, baba na naman tayo. Ang mga specialized rock na yan ay nakuha yan sa isang layer lamang. Kaya yan ay talagang sinadyang nilagay doon ng mga Hapon. Karamihan dyan ay mga gamit sa ritual na bato na pinagdasalan nila bago ilalagay doon sa layer ng lupa as a marker for buried treasures. Okay, ito yung close up ng kahoy, at ito rin yung iwan ko kung sila ang bumiyak nito. Ito yung concrete seal. Nandyan, klarong-klaro ang gravel or graba, nakahalo yan sa simento na kanilang biniyak. At nandyan yung isang hardwood na putol na lata na. Yan ay napalaman sa loob ng concrete. Siguradong concrete yan, kasi bakit merong palaman na kahoy? Kung hindi ang concrete, kung bato yan, dapat ang kahoy ay hindi pumasok sa loob niyan. Okay, at para maliwanag ang ating paliwanag, punta tayo sa aking drawings.
sandali lamang. Okay, so ito yung ating constructed vertical tunnel na kung saan merong lalim na estimated 1 meter, make the 2 meters to 4 meters. Yan ay estimated na lalim yan. Ito yung unang layer na nahukay nila, ang putol-putol na mga kahoy na nalalata na siguradong yan ay mga hardwood na kahoy kasi kung hindi yan hardwood, dapat wala na yan, nahahalo na yan sa lupa. Okay, at nang hukay nila ito pababa, dahil alam naman nila na marker talaga yan, kaya hinukay nila pababa for another meter ng lalim. So ito ang nakita nila doon, yung specialized shape rock. Nandiyan ang heart-shaped rock, nandiyan ang number 8 shape rock, stands for the Buddha. And then marami pang specialized rock na iba't ibang kahulugan sa Japanese ritual. Ngayon, ang gagawin natin dito guys, kasi ito'y halo-halo lamang na maliliit na mga shape rock. Kung nag-iisa lang yan, tulad ng matulis na bato na triangle, pwedeng yan ay pointer na mag-drift tayo, or kung heart naman na nakalatag lamang sa flat, nakalatag siya flat on the ground sa level na yan, pwedeng pointer din ang heart na magbago tayo ng direksyon from vertical going na tayo ngayon sa horizontal or slanting tunnel. So ang tunnel ay magbabago na ng direksyon. Pero dahil sa yan lang ang nakita nyo na marami na nagkumpul-kumpul lang diyan, ibig sabihin go down deeper pa tayo. Okay, kaya tingnan natin ang pangatlong picture, ito yan. So nandito na kayo, go down deeper, at dito yata nyo nakita itong basag-basag na kongkreto. Yan ay concrete seal to the treasure. Ang kahulugan niyan ay nasa baba na niyan ang item. Okay, at dito na yan mga katiyats, makikita nyo ang item sa baba niyan. Okay, yung lapis natin merong problema. So dito yun sa baba mga katiyats, hukay pa kayo for another 2 meters deep, 2 meters pa rin pababa. Kasi ang concrete seal na yan ay yan na ang final na takip sa treasure. At ano bang itsura ng treasure doon sa baba niya? Ang treasure sa baba niya, pwedeng gumamit kasi sila dyan ng semento, pwedeng concrete vault ang makita nyo kaya nito. At pwede ring nakalagay lamang sa maraming ammunition box. Pero one thing for sure, ang treasure dyan ay gold bars. Okay, kasi yan ay big deposit. Pag ganyan na design ng tunnel na mayroong mga layers, tapos kada layers in every 2 meters ay mayroong mga marker na ganyan, ibig sabihin malaking deposito, pag-aari yan ng general. Pwedeng kay Yamashita yan, pwede kay Huma, pwede kay Tanaka, pwede kay Yamada, or sa iba pang mga Japanese general na nagpabaon ng kanilang sariling hakot din. At iba rin yung imperial treasure na kay Hirohito, kay Prince Takeda, at kay yung isa pang kapatid ni Hirohito. Meron silang mga imperial treasure tunnel na talagang tunitunilada ang laman ng gold bars. Okay, so yan lang ang aking pag-analyze mga katiyats. Kung kayo ang nagbasag nitong concrete seal, magpatuloy pa kayo pababa 2 meters at meron na kayong makikitang diyan na mga makapagpaligaya sa inyo. Pero kung hindi kayo ang nagbasag niyan, kung yan ay basag na nang dumating kayo, ibig sabihin yung naunang treasure hunter sa inyo, yun ang nakakuha ng item diyan. Okay, so dalawa lang ang possibility diyan, it's either naunahan kayo or hindi nila nakuha. Kaya kung hindi nila nakuha, malaki ang chance na kayo ang makakuha niyan. Kasi baka hindi nila hinukay 2 meters below galing sa concrete seal, which is final level to the treasures. Okay, so ako'y magpaalam na mga katiyats.
I wish you luck, fortune, and don't stop chasing for your Yamashita Gold dreams. Ciao for now.